Hello guys, good morning. Good morning. Medyo maaga magsa-start ang aming day. Yeah. It's May 6, 2020. It's still we're still in quarantine, but today lalabas kami for a very important matter, which is the vaccine of JV. Doon lang siya sa hospital na vaccine. Tapos after noon, hindi pa siya na vaccine. So, today is the day. We're going to Medical City. Yun yung hospital na pupuntahan namin. Nag-ano naman na sila? Nag-open na. Nag-open na yung clinics. Mm. Tapos meron silang mga... protocols and guidelines naman. So, it's a new normal natin sa mangyayari sa hospital. Yun yung tinatawag nila. So, we have to follow their guidelines. And kung ready ka na daw magpa-consult, especially mga ganito vaccine, very important din naman talaga. Ang mangyayari is may screening, pagpasok mo may screening na pang-check ng fever, ganyan. Travel history, tatanungin nila. So may assessment talaga with everything. So pag okay ka, cleared ka, you can go to the clinic with your appointment. Binigyan kami na itong appointment. Appointment certificate. So yan yung ipapakita mo pag kami mga checkpoints. Yan. Ayun. Kita mo na may appointment ka sa doctor. Yan. So, galing yan sa doctor. Actually, first time talaga namin na pupuntang hospital. So, feeling ko parang sasama ka sa competition. Oo. Oh, kabado, syempre. Ka pa, pero, hindi natin alam yung kung ano meron sa labas, di ba? Pero you have to do this para sa KJV. So, meron naman silang pang-well babies na mga daan. So, hindi tayo mahalo dun sa mga patients nila with COVID. And ang mangyayari is, hindi pwedeng mag-overlap yung patients with the doctor. So, may instructions. As in, 30 minutes lang. At saka, by appointment talaga sa... So, may bibigay sa yung oras ng appointment. So, kailangan nandun ka. Ikaw lang talaga yung pasyente doon sa loob ng clinic. Walang iba. Oh, tapos naka-pre-interview na kami nung Monday. Tinawagan na kami ng doctor with all the details na kailangan niyang malaman. Para pagdating doon, mag-check na lang physical exam, give the shots, tapos kung ano yung questions mo, tatanong, i-answer niya. So may follow-up question ka, sulat mo na para mabilis lang kayo. And after that, it will be done. So very minimal communication lang with the doctor. Yes. Para wala nang, less na risk din yun. So, gusto rin namin mag-thank you kay Dr. Agnes Alarilla. Yeah, sa Medical City siya. Kung gusto nyo, you can call Medical City for appointment. So ang clinic lang siya twice a week. So make sure makakuha kayo ng slot. And sabi niya sa akin, mas okay ngayon kaysa pag na-lift yung quarantine kasi nga baka magdagsaan yung tao sa hospitals para magpa-check up. So, it's for the safety ng lahat sa atin. Ready na kami. In mga 15 minutes, aalis na kami. It will be just Japoy, me, and Jevy. Ito lang yung bag na dadalhin namin. Kasi lahat na kami nandito. Lahat ng gamit namin. Pati yung amin. So, para minimal lang. Ready na kami. Ready for the war. Ready for the war. Meron na akong dadalhin din. Ito. So, magsasot ako na ito. Tsaka magmamask. Oh, di ba? Nakaniilong mo. Kailangan magsot na ito. Kahit, gano'n. Para sure. Diba? Kailangan natin mag-gano'n ng mga mask, ng face shield, and may dala rin kami mga alcohol. Yeah. May dala kami alcohol dito, kompleto gamit ni Jevy and kami. Tapos, mag-face mask kami for sure kasi required yon. So, we have to wear it. Jevy natutulog lang. Hindi niya, wala siyang kaalam-alam na injection niya ngayon. Wow, ano may baby ko? Injection na. Okay, so see you guys later. Pakita rin namin yung labas mamaya sa inyo. Habang nagda-drive ako, si Mami Janice mag-video-video ng labas. Para dun sa mga nasa bahay lang, at least makita niya yung labas. Kung anong nangyayari. Okay? Sige! Later. First time namin ito. Ako, first time ko lumabas ulit since March 1. March 1 yung huling labas ko. Imagine, kami ni Jevy, yun yung huling labas namin. Tapos after, we just home. Medyo worried kami na hindi siya nagpa-vaccine. Pero most, nung mga times na una, sinasabi ng doctor, it's okay, madelay, basta wag lang ma-expose.
But since they have this already ng mga protocols and inayos talaga ng Medical City kung paano yung magiging flow with the patients ng mga magbabaksin, yung mga pregnant women, and yun, naayos naman nila. And we'll share to you guys para alam nyo pag kayo magpapacheck up. Hi guys, nasa car na kami going to the hospital and Jevi is here. Jevi's there on his car seat. Nag-observe siya sa labas. Minsan lang kasi siya makasakay sa car. And si Daddy Jaco, ayan. So, we're on our way to the hospital na nga. And hopefully, it will all be smooth. Wala tayong maging problema. And maging okay ang lahat. We'll pray na lang din going there para maging smooth yung travel namin yan. We miss you, Yupitan. Sobrang tagal na namin di nakapunta dyan. Oh well, safety first. So, katipunan. So far, wala naman kaming checkpoint na nadaanan. No traffic at all. Malapit na kami sa Medical City. So guys, nakatulog na siya. Antok na antok na siya kanina pa. Naninibago kasi siya sa car kasi hindi siya masyadong lumalabas. Actually, hindi siya lumabas. Ilang beses lang pa siya lumabas. So ayan, nakatulog na siya. But we're near na. So dito yung Mati Building. Ito yung sinasabi nilang Mati Building. Dito kami magpa-park. Ayan. Dito yung mga malapit na sa mga clinic area. Validate ako, kuya. Yeah. Thank you. So ngayon, nahanap kami ng parking namin. Usually dito kami pumapasok ko, dyan sa door na yan. Dyan sa door na yan. Baby din siya. Yeah, may baby siya kasama. So we have to go baby to... na naman. Dami mga baby. So nagpapabaksin. Oh yeah. Feeling ko. Yeah. So, di na sino nagdala ng bag, oh. Ay, meron. Joke lang. Baby bag lang din pala. Ito, baby, diyan ka na kaya mag-park. Diyan tayo mag-park? Oo, aalis sila. Diyan na tayo mag-park since diyan na malapit. Diba? Okay. Kahanap na kami ng parking. So, pumasok na kami. Nag-fill out lang siya ng screening form. May ano ngayon? May 6. So, yan ang gagawin. Nakuha na kami ng temp pagpasok doon, no? Yan. So, after nito, mag-nurse na kami. I-check lang. Answer mo lang siya. Pero pag babaan niyo po, sabihin niyo lang sa secretary na tumawag sa guard. Guard? Tapos sundin ko na. Okay, sige. Kasi pag may baby, mag-break ko siya. Okay. Bawal magpasa. Kaya nandito na kami sa elevator, so may mga ano sila. Ayan, distance. Social distance. Oo, social distancing. Tapos may sariling ano, elevator for babies. Mm, so safe, very safe for babies talaga. Nandito na kami sa pedia ano, floor. Walang tao. Walang tao at all, usually meron. Papasok na kami. Ayan, parang wala nga clinic eh. Pero by appointment lang talaga. Kaya very safe dito sa Medical City. See? Yan. Dito na yung clinic. Yan. Good morning! Yan si Ate Ellen. Hello. First time. Hi. Yan si Doktora. Hi. Hi, Doktora. The new normal. Kasi ang dami nagtatanggap ni Pano. Pedya ni Jace and Jevi, si Doktora Agnes Alba. New normal. Yes, new normal. So kami lang yung nandito talaga sa clinic. So walang ibang tao. So ganun siya, by appointment talaga. Start na kami. Dapat walang aircon. Walang. Kasi para maano. Yes, 6.8. 7 to 8, okay. Ang laki na yung animals tayo. 2. Yum yum! Malakas to the medyo. Gagalit pa pag naman. Put.
Buti rin, wala kang issue sa skin. Siyempre, marami nagpipicture sa akin ng kanilang mga skin. It's okay. Wow, hindi yung iyak. Post lang yung iyak niya, ha? Hindi. Dana, okay. Good job. Okay. We're done. Thank you, Doctora. Thank you. Yeah, mabilis ang check-up. Mabilis ang check-up. Finish. Kung gusto niyo yung mga may babies, naki dito sa Medical City kay Doctora Alba. Uy, sleeping nyo ha. Dapat bigyan nyo naman kami ng freezy. Yeah, thank you, Doctora. Thank you. And we are done. So, everything went smooth. Sobrang walang tao, kaya okay. As in, kung gusto niyo magpa-vaccine na ngayon, pwede kayo magpa-schedule kay Doktora Agnes Alarilla Alba. Sa Medical City yan. Maganda yung flow ng ginawa nila. And I think nakaka-accommodate lang siya ng 5 patients per day. So you can call Medical City for that. And this one is done. He's sleepy na. Sobrang pawis. Mainit lang kasi binubuksan nila yung window, hindi nila binubuksan yung aircon, which is good para kung may virus man lumalabas, hindi umiikot-ikot lang doon. Pawis-pawis yung mukha ko. Na-imagine ko yung mga tao doon. Sobrang init pala. Mask pa lang ako. Paano pa yung suot nila na everything? Yung PPE, lahat. Sobrang init noon. Gosh. Kaya sobrang saludo ko sa inyo. Ang galing-galing. Kaya ito pa, uwi na kami. Thank you, Lord. And okay ang lahat. And nakapag-vaccine na si Jevy. And we're going to be back after a month for another vaccine. So, Jevy's 2 months already. First time niya magpa-vaccine after niya ma-panganak. Except nung pinanganak siya. Siyempre may vaccine doon. And yun lang. Thank you so much for watching. And sana na medyo may idea kayo kung ano yung nangyari sa amin today. And kung gusto nyo nga, kasi maraming mommies dyan na worried nga sa vaccine na baby nila. So I think it's safe naman. Yun, nakastop tayo ngayon, kaya pwede akong mag-vlog. So yun, maraming salamat guys sa panonood. And yun nga, super safe sa Medical City. Nakahiwala yung route ng mga may babies. So very safe siya. God bless guys. Don't forget to subscribe to our channel. And like nyo na rin tong video na to kung nagustuhan nyo. Thank you so much sa aming 7 million subscribers. 7 million ba? 7,000. 7,000 pala. 7,000 pala. Kala ko 7 million. Kasi, no? Anyway. Sige. Bye. Bye. Thank you.